Hindi pa naman. Kasi hindi ka nagkakasakit eh. Diba? At saka pangalawa, kaya po want to sawa ang inom ko, marami na po talaga akong nare-receive na libreng product. Yun nakakatuwa sa programa, tandaan nyo. Dito, dinala kayo, hindi lang tuturuan, gumaling, makaiwas sa sakit. Mayroon konting bonus. Kung gusto mo ng product, may programa kami para mas minus ang bili mo. Kaya lang, kung iintindihin nyo talaga, ang totoong gusto ng programa, pagdating na araw, lahat ng Filipino family, libre na ang Vita Plus. Kapag sa inan. Tanongin nyo mga dealer na nag-invite sa inyo. May mga libre yan. Linggo-linggo, isang. Diba? Alahati max. Dalawang boxes, tatlo. Ako po, madalas, ano eh. Ito hanggang walong boxes per week. Ay, pag-usawa. Diba? Ang daming libre eh. O pag ganun siya, magtitipid pa? Hindi na. Sa bahay namin, lahat ng bisita namin, naka-first bite up lang. Lahat ng pasyente ko, binibigyan ko, libre, first bite up lang. Pinapatry ko. Kasi mahirap naman, nagreseta ka. Diba? Lahat ng resetahan ko, ibig sabihin, negosyo yun. Ang ginagawa ko po, para hindi magbunga negosyo ang approach ko, binibigyan ko sila. Pag talagang na-recognize naman nilang kailangan, nire-resetahan ko. Pag hindi kailangan, binibigyan ko ng free samples. Dalawa, tatlo, sa sales para maitry. Hindi man sa kanya, baka sa magulang niya, kasama niya sa bahay na may sakit. Pagbalik, nagkukwento. Pagbalik, naghahanap na ng product. Bakit naghahanap ng product? Kasi nga, maganda ang resulta. Ganun lang naman eh. Napansin nyo ba? Nagsimula tayo, wala halos gustong bumili. Ngayon, ano nangyayari? Nagkakaubusan tayo ng product. Diba? Ganun kalakas ang produkto natin. Lalakas po ba ang produktong walang kwenta? Hindi eh. Diba? Ang nakakatuwa, ang ingay-ingay na po ng first bite up sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas. Hanggang sa abroad, hinahanap na tayo. Diba? Mabenta tayo ngayon sa Canada. Sa US, hinahanap. Lalo po ito, yung ating Guyapano version. Diba? Napansin nyo, minsan wala lagi. Kasi nga, bestseller ito sa abroad. So kung mapapansin nyo, iba't iba pinapakita akong kulay. Para sa mga bisita namin, iklaro ko lang po. Yung unang-unang flavor namin ito, yung kulay green, dalandang flavor po ito. No? Linawin ko ha, yung dalandang na ginamit po dito, original yon, fruit talaga po yon. Hindi artificial dalandang flavor ha, natural fruit. No? Dried dalandang po, ang nilagay po dito. Kaya ang lasa, dalandang po talaga. No? Ang kauna-unang lumbas ito po. Kaya lang, may mga nag-i-insist na gusto ang Vita Plus. Ang problema nila, takot sa maasim, takot sa citrus. Bakit? May problema sa sikmura. Kaya po, inilabas din namin yun, may nang flavor. Palagay ko naman, hindi na maasim sa inyong melon. Diba? Nakakatulong naman talaga din ang melon sa mga may problema ng gastritis, especially mga ulcer din po, no? So, marami din pong gumamit nito. Hindi ko lang alam kung anong kadahilanan na nagkaroon po ng baby. Hindi ko rin alam kung bakit. Marami pa nagkabuntisan dahil din sa melon eh. No? Sa mga dealers, alam po yon. Iinom, lalaki at babae, ha? Tapos may gagawin. Hindi pwedeng wala. Ha? Hindi naman magic to, iinom ko, mabubuntis ka, walang gagawin ako. Tapos, lumabas, Guyapano. Yung famous natin, Guyapano. Kasi maraming pag-aaral ng Guyapano talaga, nakakatulong na malaki sa mga tao may bukol o may cancer. Mas unang lumabas ang issue na yon, na ang Guyapano maganda sa cancer sa US, sa abroad, kesa sa atin. Kaya mga madalas, yung mga nasa abroad ang nagpapahanap sa atin. Kahit ang pasyente nandito. Pag nabalita, pasyente may ganun. Humanap ka ng first bite tapos Guyapano dyan sa Pilipinas. Ito naman hanap, akala mo imported. Yung pala dito lang, nasa tabi-tabi mo. Diba? Totoo yun, marami akong naririnig na ganyan. Kasi nga, umingay po sa US talaga ang Guyapano natin na mahusay sa cancer. Tapos yung huli, naglabas po tayo nito. No? Ito po yung mangosteen. Mangosteen antioxidant. Isa yung sa pinakamahusay na prutas pagdating sa antioxidant content. No? Kaya lang, may special formulation kasi ito. Ito po, no? Hindi lang mangosteen, yung mga binanggit ko, hindi lang melon, dalandan, kasama po yung ating famous na five power herbs. Ang special po dito sa mangosteen, dinagdagan pa siya ng additional 22 fruits and vegetables. Design po siya sa mga taong ayaw maging ulyaneng pagtanda. Ayaw magka-dementia, ayaw ng Alzheimer's. Kaya lang, pansinin nyo, mas marami siyang sangkap. So, anong ina-anticipate mo? Mas mahal siya kaysa dun sa tatlong nauna. Sabi ni iba, eh, mahal pala niyan, may bibili ba? Tanungin mo rin sarili mo.
Sino po sa inyo gusto maging ulyan yung pagtanda? Diba wala? O di ka gamit ka. Yun na naman ang basic na natanong doon. Puntahan natin ngayon, ano nagawa ng product? Diba? Bakit yung simpleng product na mukhang juice lang nakatulong sa may sakit? Bakit yung simpleng product na iinumin mo lang masarap, no? Nakakaiwas sa sakit ng katawan ng tao, no? Ito naman ang konting paliwanag ng madaling intindihin ng lahat. Ang sa akin kasi is ganito, no? Minsan, ang pagpapaliwanag sa pasyente, hindi naman kailangan talagang high-tech. Madalas kasi napapansin ko yung mga ibang doktor gumagamit ng medical terms. To the point po na ang pasyente nakanganga, hindi maintindihan eh. Kasi dapat ipaunawa mo sa kanila, bakit ganoon? Bakit sila may sakit? Anong gagawin? Diba? Hindi ko masasabing lahat ng doktor ganoon. May mga doktor talaga nagpapaliwanag ng detalye. Sa akin kasi, unang-una, dapat naiintindihan mo rin anong kondisyon mo. Kasi naniniwala po ako na pag alam mo kung paano ka nagkasakit o paano nabubuo ang sakit, mas maganda nating iwasan. Mas madali. Kasi alam mo kung paano nabubuo eh. Diba? Ang problema, pag tinanong natin ang doktor, medyo high-tech nga ang paliwanag. Dito po, kukunin ko yung paliwanag na level talaga na dapat maintindihan nyo. Hindi masyadong medical terms, no? Kasi naniniwala ko, dito rin papasok ang role ng product. Kasi tingnan nyo, napakasimple. Malungkay, daw na sili. Eh, nung araw pa akong kumakain yan eh. Kaya ako nagtataka, alam niyo nga pa dyan, kinakain ko na, ba't ako gumagaling? Bakit nung ginawang juice, doon ako gumaling? Ibig sabihin, merong role yung pagsasama ng lima. Kasi unang-una, alam niyo po, meron pala tayong nasunod na recommendation. Recommendation ng WHO, World Health Organization. Kasama din po yung recommendation ng National Cancer Institute. Sa cancer naman to. Pareho yung sinabi. Sila kasi, no, mga health bodies na ang task nila i-monitor ang sakit ng tao. Worldwide. No? Napapansin nila, ang sakit natin, tumadami ng tumadami. Napapansin nyo rin ba? Oo naman. Pilipinas man o abroad, halata-halata yan. Dumadami ang sakit na yun. So, ang gusto nila ngayon, paano siya ibababa yung sakit? Diba? So, yung mga scientists kasi niyan, nag-formulate ng dapat mong gawin. Ang nakakatuwa, dinatag sa atin kung ano yung pang-iwas sa sakit. Hindi dapat alam natin yan. Kasi bakit? Papul sa atin, di ba? Malaman mo yung pang-iwas sa sakit, papul sa inyo. Kasi, ito po lagi ko sinasabi. Ang sitwasyon sa atin ngayon, hindi papor sa ordinaryong Pilipino eh. Pagdating sa pagkakasakit. Bakit? Mahal magkasakit. Diba? Kaya nga, yung bawal magkasakit, alam mo yung bisabing kung bakit bawal? Kasi nga, magastos. Kasi, sa larangan ng pagkakasakit, unfair sa'yo, nasa Pilipinas eh. Bakit ko binabanggit yun? May mga kamag-anak kasi tayo sa abroad. Sa US, sa Canada, sa UK. Na minsan, napapalitaan natin, nagpapa-hospital din naman sila. Nako-confine din sila, di ba ba? Kaya lang, nakakarinig kang dumadaing sa gastos? Hindi. Kasi bakit? Libre. Libre ang gamot. Libre ang specialist ng doktor. First class, libre ang hospital. Sa atin naman po, may libre din. Ang tawag natin doon, ano? Government hospitals. Kaya nang aminan na, gusto niyo ba sa government hospitals? Ano eh? Hindi sa sinisiraan ko. Bakit? May experiences din po ako sa government hospitals. Kasi produkto po ako ng East Avenue Medical Center. Nag-internship ako sa Reyes. Nag-clerkship din ako, umikot kami sa San Lazaro. Alam ko ang kondisyon eh. Kaya nga ayaw natin eh. Unang-una, medyo kulang talaga facilities. Yung cleanliness, sabihin na natin, kulang. Kasi itsura pa lang sa labas, ano ko na pag-government eh. Diba? Parang kulang na kulang sa budget, pintura man lang, hindi man maayos. Ganun eh. Minsan, na-admit ka doon, ang problema ano? Kulang reagent. Hindi nagpa-function ang ibang gamit. Walang CTs ka, sira CTs ka, may mga ganun eh. Ikaw, pumasok ka sa government hospital kasi nagtitipid ka, sinaga mo na. Para wala mang bayad yung kwarto, di ba? Nakatipid na tayo doon. Kaya lang, kukunan ng dugo, tapos isi-send out din. Pwede sa private din ang pagsak. Tapos, kailangan CTs ka, walang CTs ka, ano gagawin sa'yo? Ilalabas ka, ipapayad ka rin sa ambulansya. So, yun ang problema eh. May ang tao sa Pilipinas, sumisiksik tayo saan? Private hospitals. Napansin niyo ba kung gaano karami na ngayon at gaano kalalaki ang private hospitals? Isa na ibig sabihin nun, dumadami lumalaki, kumikita. Tapos sinasabi natin maraming mahirap sa Pilipinas, kumikita sila eh, napansin niyo ba? Kasi ang mindset natin ganito. Tayo kasi mga Pilipino, ito umiira lagi. Pagkasambahay na kilala, mahal sa buhay na confine,
Kahit walang pera, dadali niya sa private hospital. Iraraos. Di ba? Kahit walang instant cash, walang savings, anong gagawin? Magbebenta ng baka, magbebenta ng magsasala ng lupa, isasala ng bahay, ibebenta sa sakyan. Ganyan tayo eh. Bakit? Hoping na maisalba yung may sakit. Minsan sinasama ang sitwasyon. Namatay si pasyente, ilalabas sa ospital. Patay na ang pasyente, bawon pa sa utang. Yung mga naiwan. Diba? Eh, yun na mabigat eh. Minsan naiisip ko, kasi sa mga ospital, marami pa ako nakikita eh. Basement man yan, o sa garahe, marami doon, tricycle, motor, jeep. Saan yun? Yun yung mga ipinrenda ng pasyente. Minsan masakit sa akin yun eh. Kasi bakit po? Kaya na, nabantang ang tricycle kasi walang ibayad. Diba? Minsan emergencies eh, walang ibayad. Anong ginawa? Ay, tricycle, nakaprenda doon. Eh kung yun lang ang hanap buhay ng pasyente, paano makakabayad lalo? Diba lalo mo ibinaon? Yun yun eh. Ang problema ikaw din, kasi may choices eh, government o private. Ang problema, kahit sabi mo may papipilian ka, alam mo ang ano eh, disadvantage eh. Kaya siksi ka pa rin sa private eh. Kasi sa private hospital, pasok mo pa lang sa ER, magulo na, may doktor, may intern pa, nurses, nandun na lahat, asikaso. Wala pang 15 minutes, sa kaswero ka na eh. Diba? Parang hindi ka na makatakas, ma'am, no? May tali ka na eh. Na-confine, laboratorio, kompleto yan, lagi. CT scan, MRI, kung ano mo kailangan, nandun na lahat, hindi ka na makatakas eh. Ang problema, paglabas. Yung bill. Diba? Totoo yan eh. Sino sa inyo may experience ng gano'n? Marami. Kumusta ma'am? Okay ba? Hindi. Gusto niya maulit pa? Ayaw na natin. Traumatic yan eh. Oh, ang consolation nyo lang, buhay kayo na lumabas. Diba? Yun lang naman yan eh. Pero dito, intindihin natin, may pwede ka naman palang gawin. Bakit? Kasi ganito eh. Lagi ko sinasabi, hanggat maaari, huwag kang maging dependent sa gamot, sa doktor, sa ospital. Pwede naman pala eh. Paano yun? Alagaan mong seryosohan ang kalusugan natin. Gawin natin yung dapat. Unang-una, dapat, alam mo yun, no? Ang iwas. Minsan, binabaliwala kami kasi natin eh. Hindi natin alam ang implikasyon kasi wala pa tayong sakit ngayon. Kaya i-open ko na lalo yung mga bata dito. Kasi pag bata, wala tayong pakialam eh. Kasi ang feeling mo, hindi ka magkakasakit. Ganyan din ako nung araw eh. Bata, pinapagalita ng magulang. Bawal maliit mo sa gabi. Diba? May mga ganda mga parents natin. Hindi ako sumusunod. O ano nung sakit sinasabi. Pero nung 40 years old na ako, biglang sumakit ang tuhod ko, naisip ko nga, baka arthritis to. Ayoko tawagin kayo, ma. Doktora ko yun. Para social arthritis. Diba? Kaya lang, dadating at dadating ang time. Diba na may nararamdaman tayo. Ang masaklap, dumadating ngayon, bata pa tayo. Diba? So, i-analyze natin, no? Kasi ganito lang. Konting orientation sa sakit. Diba yan ang tawag natin, disease. Para mas maintindihan mo, simula mo intindihin dito mismo sa salita, disease. Saan ba nang galing ang salitang disease? O para mas maintindihan mo, hatiin ko ha, disease. Itong root word, is. Your body is not at ease. Kaya ka may disease. Maintindihan niyo? Doon lang pala, meron ka na makukuhang ano, idea. Kasi kaya sabi mo, nasa mandob ko, 10 taon po ako nag-aral ng medisina, nagbayad ng tuition, hindi man natinuro sa akin yun. Napaka-basic. Ganun pala yun. Akala ko kasi isang diretsong word. Yun pala, meron niya yun. Diba, ang isang taong hindi honest, anong tawag? Dishonest. Ganun lang naman eh. Kasi ang is, o familiar kayo doon, lahat na nag-ROTC, nag-military, diba, may command at is. Ikas pahinga sa Tagalog, kung nakaganon ka. Anong gusto ko i-drive doon? Yung position mo kasing at ease, ibig sabihin, magandang sentro mo. Maganda ang balansi mo. Ibig lang sabihin, naglalaro lang pala yan sa konsepto ng balansi. Nasa sentro ka ba? Kasi ganun to eh. Kahit bata tayo, kahit hindi ka naman professional, kahit hindi mo ang konsepto ng balansi dahil dito, naglaro ka nyo ng bata, siso. Diba? Ang siso para balansi, dalawa ibig sabihin nun eh. Yung nakaupo dito at nakaupo doon, magkasimbigan. Yan yung balance. Ibig sabihin, ang katawan pala natin gano'n. Gano'n mo na intindihin. No? Gano'n lang kasimple natin tingnan na minuto, segundo, tinatry niya ibalanse ang sistema mo. Ibig sabihin, nilalagay ka sa dapat, sa tamang sitwasyon. No? Dalawa lang yan, ang health side at ang disease side. Health side, ibig sabihin, kalusugan. Disease side, sakit ang binibigay. Kaya kung nasaan ka ngayon, isa lang ibig sabihin nun, yun ang mabigat na site. Hahanapin mo ngayon anong nagpapabigat. Kasi walang problema kung ito ang mabigat, healthy thing. At ito mga problema.
Kaya lang, ang marami sa atin, ito po ang mabigat. May sakit. Bakit? Tanungin mo ngayon. Diyan mo obserbahan. Bakit? May mabigat. Yun yun eh. Ano yung nagpapabigat? Hahanapin natin. Diba? Dito madali na maisipin eh. Health side, ano ba yung nagbibigay ng kalusugan sa atin? Simulan natin sa pagkabata. Na-conceive ka. Diba? Pinabuntis ka. Binanak ka. So, paglabas, siyempre, tao sa tao. Kaya ko sinasabi yun po, no? Siyempre, nanay. Tawag natin nagdadalang tao. Siyempre, lalabas tao. Diba? So, sanggol na tao. Naniniwala akong alam nyo na ang lahat ng bagay may kanya-kanyang kaukulan. Diba? Na ang sa tao, sa tao. Pero ang tanong, yung sanggol mo, bakit po pinuinom ng gatas ng hayop? Tama ba ako daw? Hindi, di ba mali? Kasi nga, may gatas ng inay. Nakakatuwa, at least kayo napopromote ang breast milk, napansin nyo? Ang tawag ngayon sa gatas sa lata, hindi na gatas. Napansin nyo ba? Hindi na gatas. Milk supplement. Kasi po, sa totoo lang, hindi mo pwedeng tawagin gatas o i-compare sa gatas ng ina. Dahil iba yun eh. Gatas yun ang hayop eh. Pero ang konsepto, yun ang pinalaki natin sa anak natin. Yung napinigay. Karamihan, lumaki sa ganun eh. Diba? Pero sa totoo lang, walang makakatapat sa breast milk. Tandaan niya. No? Kaya dapat i-promote nyo. Breast milk po dapat tayo. No? Kaya lang, papansin ninyo, marami sa atin lumaki hindi sa breast milk. Anong punto ko? Yung nagpapabigas sa side nito, binawasan. Tama? Naririnig natin ang konsepto ng bakuna. Totoo yun. Importante yung bakuna. Maraming sakit kasi nawala sa bakuna. Alam niyo po ba yung smallpox? Halos nawala na po yun sa face of the earth, sabi nga nila. Bakit? Na-eradicate na ang bakuna. Sa Pilipinas, naging effective yung patak ni ano eh, ni Juan Clavier. Bihira na nagkakapolyo ngayon. Nung araw, maraming nagkakapolyo. Diba? Yan ay produkto ng mahusay na gamit ng bakuna. Kaya lang may isa kong tinititigan sa bakuna ngayon, masyadong commercialized. Dumami ang bakuna masyado. Hindi ako naniniwalang lahat yung kailangan. Kasi bakit po? Na-analyze ko rin ang sitwasyon eh. Ang bata po natin ngayon, maraming bakuna, konti. Marami. Minsan po, higit sampu yan eh. Diba? Ang bakuna, design para umiwas sa sakit. Ganun naman yan eh. Palakasin ang resistensya. Kaya nga ikaw may bakuna rin eh. Kaya lang, tanungin ko po kayo. Sino po dito ang isa o dalawa lang ang bakuna? Isa lang pa. Ang dami sa atin, isa lang. Si mami, proud na proud pa. O, sa akin, isa lang. Ako po, isa lang din ang bakuna ko. Madalas yung iba, akala isa lang. Pero madalas yan, dalawa po. Bakit yung isa patak eh? Hindi mo maalala. Ang naalala mo yung turok kasi masakit. Diba? Ako po, wala akong turok dito. Bakit? Natakot din ako eh. Diba nung araw sa school, pipila, eh nakikita ko yung karayom, hindi ba pinapalitan eh, iniinip lang. Tapos next, o di nagtago na lang ako. Bakit? Sigurado ako, mapuro yun, nasa dulo ko, letter T ako eh. Kaya madalas, sabi ko, ang bakuna ko yung patak lang eh. And ang point ko ito, i-analyze nyo rin. Ang bata, maraming bakuna, di ba? Para pampalakas ng resistensya. Ikaw, isa, dalawa. Pero ba't ganun? Tuwing magbabago ang panahon, sino nasa ospital? Ikaw o ang bata mo? O bakit bata mo? Di ba mas marami silang bakuna? Ikaw nga isa lang bakuna. Hanggang ngayon, di ka pa ng ospital? Di ba? Yun ang nakakapagtaka sa akin. Bakit ganun? Kasi minsan, alam na natin naririnig mo eh. Pag sobrang linis, lalong sarip eh. Bakit? Bakuna okay. Kaya lang may tinatawag din tayong natural vaccination. Ano yung natural process ng vaccination? Yung ikaw mismo magkakasakit. Yung ikaw mismo na i-expose sa dumi, sa germs. Kaya pag sobrang linis, hindi na-stimulate ang immune system yun. Hindi nasanay. Kaya konting iba, nahawakan, sakit. Diba? Yung mga sobrang linis, lagi may asthma pa. Pero tingnan mo yung mga bata sa linis, walang sinelas. Diba? Mapapansin mo, yung sipon, labas-masok. Pasok dito, labas mo. Diba nakakita tayong ganun? Nasa ulan na naglalaro, sinasaway na magulat. Hindi. Pagdating ng araw, paglalaki, ang pipibay na siya. Kasi bakit? Natural immunization din po yun. Hindi ko kasi sinasabing ganun din yung bata nyo. Pahita nyo naman pag may sipon. No? Kaya lang, may natural process eh. Hindi lahat kasi pwede mong gawa ng remedyon na taong gumawa. Hayaan mo na yung nature. Kung may konting bakuna kailangan intervention, doon tayo pumasok. No? Tuberculosis is a good no vaccination. Kasi nawala po yung mga tuberculosis na serious, tuberculosis ng puta, tuberculosis ng buto, nabawasan yung ganun. Kasi madalas iniisip natin pag TB sa baga lang.
No, dahil po sa bakuna yun, na-confine na ng halos sa baga. Pero kung wala, kung saan-saan yan napupunta po talaga, no? So, dito rin po, naririnig natin yung mga vitamins, multivitamin supplementation, di ba? Kailangan ng kalusugan natin yun. Exercise, importante. Di ba? Stress management, importante yun. Kasi, isa po sa number one nagbibigay ng sakit sa tao ang stress din. At number one na nagbibigay ng stress sa tao, ano po? Kulang sa immunity. Kaya ang gamtagan ng programa, kasi ang programa, kalusugan, at the same time, kapuhayan eh. Eh, bitang ka lang problema mo. Di ba? Kaya, isipin mo, kung ikaw bagong guest namin ito, mamaya, no? Ang ganda-ganda pala ng intention ng kaibigan ko na nagdala sa akin dito. Kasi madalas yan, ayaw mo pa sumama. Kasi seminar. Ayaw mo sumama kasi ang feeling mo, pag sumali, pagkakakitaan ka lang mali. Ang intention nila, tingnan nyo ha, malinaw ha, iiwas ka sa sakit. Kulang ka sa pinansyal, tutulungan ka magkaroon ng exam. Di ba ang ganda intention nun? Kaya tama yan, yung palakpak na yan, i-offer natin sa kanila, no? Kung feeling nyo naman kulang palakpak, mamaya, lips to lips nyo paglabas. Okay lang. Punta ulit tayo sa disease. So, malinaw po ito, ha? Nandito lang, no? So, sa head side, malinaw naman yon. Ang problema kung napapansin nyo, pinabawasan siya talaga. No? To the point, yung mga kinakain natin ngayon, kulang na rin sa sustansya. Ganon din yan, eh. Pinabawasan ka. Para ang side na to, gumaan. At pag gumaan to, napapaboran ito. Palagay mo, sino kaya ang natutuwa kung marami may sakit? Ba't naman ako kaagad ng isip niya? O, alam naman natin yon. Totoo yung kasama kami doon. No? Anything na nasa kabilang side. Kayong pasyente, sino yung nakikinabang sa inyo? Pwede natin sabihin yung gumagawa ng gamot niyo. Kasi kung bibili ka ng gamot, ano yung ginabang yun? Yung doktor, nagpapakonsulta ka. Yung hospital, nakukontain ka, nagpapalaboratorio ka, di ba? Kasi, kaya ko sinasabi yun, lagi kayong talo. No? Para bang ang feeling ko ngayon, ang sakit ng tao, wala ka ng choice. Doon at doon ka pupunta. Yun ang malaki pala isipan sa akin. Bakit ganun? Natila ang sakit, para bang ipinapanim na sa atin? No? Para mabuo, ipapakita ko sa inyo mamaya. No? Kasi may mga libro po ako, no? Yung eye-opener sa akin. No? Ito yung mga libro binasa ko nung araw. Dito ako maraming napulot. Eh. Sa mga mahilig po sa inyo mag-research, magbasa, yung unang-unang nagbukas ng isip ko sa mga supplementation tulad ito, First Vita Plus, yung libro po ni Dr. Ray Strand. Ang title po noon, What Your Doctor Doesn't Know About Nutritional Medicine May Be Killing You. Mahabang title. Ay, ibig sabihin, maraming hindi alam ang doktor na potentially, pwedeng yun ang litsa kung bakit ka namamatay. Diba mabigat yun? Kasi sa amin kayo umaasa. Nung nabasa ko po yun, na-realize ko, for the first time, marami akong hindi alam na pwedeng makatulong sa pasyente ko. Kaya lang, hindi ko sinisiyan sa sarili ko. Bakit? Hindi itinuro eh. Nagpayad naman ako ng tuition eh. Nag-aaral naman ako, ituturo. Kaya lang, hindi tinuro sa amin. Isa pa po, ito yung sa isang libro, no? Na kung interesado kayo, marami kayo mapupulot dito eh. Pabasahin ko na lang po yung title, ha? Bestseller po ito sa New York Times, no? Natural cures they don't want you to know. Di ba mabigat ang title? Maraming natural cures na ayaw ipaalam sa atin. Bakit kaya? At sino yung they? Di ba? Ibig sabihin, yung they na yon, yung nakikinabang pag hindi mo alam. Yun yung mga nakikinabang pag may sakit tayo. Kaya ako naisip na alamin yan, kahit doktor ako, nagkakasakit din ako. Hindi ko magasusin ako kahit paano. Hindi naman lang ako libre. Sample, oo, ilang piraso. Kaya lang, ilang piraso na ba kailangan? Hindi eh, no? So, yun ang gagawin natin ngayon. Hahanapin natin. Ililing po natin ngayon yung product dito sa mga issues. Kasi issues to eh. Alam sa Amerika, kasi libre yan. Sa Amerika nga, naging bestseller yan, no? Ang problema, hindi naman lang kasi tayo nagbabasa. So, nagkataon lang po ako na nabigyan lang din ng information. Gusto ko pong i-share sa inyo. Para sa kalusugan nyo. Malinaw po yun. Wala po akong bayad nito kung tutuusin eh. Sa amin, mahalaga, maturuan lang kayo. Kasi, naiisip ko lang nung araw, kung sa clinic ko lang at sa pasyente ko sasabihin ko, hindi ganito karami mararating ko. Yung message ko kasi parang sinasabi ko sa sarili ko, urgent ito na dapat malaman ng mga Pilipino. Kung sa pasyente-pasyente lang, ilan na ang pasyente ko lang isang araw? Diba? 20, 30, sabihin mong ganun. Kaya lang, ganun lang yun. Samantalang dito, hindi kumatay pasyente, at least nalaman po natin. Diba? Parang ano to eh, nagkaroon kami ng parang mini-revolution dito. Ang tao, gusto namin dalhin sa tamang sitwasyon na ikaw hindi
sakitin. Para hindi ka talo, no? So ito po ang gagawin natin ngayon. Paglatagdan po muna ako ng tatlong sakit. Na matalas, no, na sinasabi namin, ito yung top 3 na kailangan mong intindihin sa panahon. Marami kasing sakit ang tao ngayon. Kaya na mag-focus lang ako sa tatlo muna. Kasi kung marami naman, hahaba ang discussion. No? Ang mahalaga naman dito, kahit ibang sakit, nandun din po yung konsepto bakit nagkakasakit. No? Number 1 is cardiovascular diseases. Sakit sa puso, hypertension, stroke. No? Magkakasama yun. No? Isang ano yan, isang cluster yan. No? Kasi sa panahon yun, papansinin mo, yan pong number 1 kinamamatay ng tao sa buong mundo. Ang kalaisipan at napapansin ng lahat, ito po, nung araw kasi inaatake sa puso, matatanda lang. Tama? Ngayon, kahit bata eh. Napansin niyo ba yan? Nung araw, dapat daw high blood. Dapat daw obese o mataba. Dapat daw may lahi. Diba? Para magkasakit ng ganyan. Ngayon, wala nang ganong requirements. Kung wala nang requirements, madaling pumasok. Apply na kayo. Ayun. Number 2. At pinaka-pinakatakutan natin. Cancers. Nakakatakot? Totoo yan. Kasi dumadami yung cancers na yun. May cancers yung araw. Kaya lang, bihira. Matatanda lang meron usually. 70 plus, 80 plus. Nagkakaroon. Matalas nga lang, cancer sa paralabi, cancer sa bibig. Kasi nung araw kasi, di ba? Mahilig ang Pilipino. Maligarid yun. Nung pabaliktad pa, alam niyo yun? Yung mga matatanda. Di ba? Meron pa ba dito na nakakita ng ganon? Meron pa? Buhay pa naman? Hindi kasi, naintriga din ako kung buhay pa tanongin nyo. Kasi itong gusto ko masagot eh, bakit baliktad ang sigarilyo nila? Hindi ba naisip yun? Ha? Anong reason nila bakit pinabaliktad? Masarap maglaro ng apoy? Ano ba yan? Hindi ko rin maintindihan, mami nagkaganong kayo eh. Kasi yung araw po ko to, nganga, isa pa. Marami po nagka-cancer sa nganga. No? So kaya lang sa panahon ngayon, iba na ang laban sa cancer. Number 1 na dumadami, alam niyo kung ano? Colon cancer. Colon cancer, pinasikat, diba? Alam naman natin kung sino. Jorge Aquino, Chad Silayan, Biotia, Selendena, John Encarnacion, Charlie Tato. Marami pa. Higit sa lahat, mas maraming ordinaryong Pilipino ang pinatay ng colon cancer. No? Kaya lang natin nasasabi yung mga pangalan, mga sikat eh. Mas nag-iisik sa mind natin na para nagiging aware tayo, bakit nga ba maraming may colon cancer? Kung sila nagkaroon, hindi ibig sabihin pang mayaman, maraming mahirap may colon cancer ngayon. At pabata ng pabata. Isang kakilala namin ngayon, naka-confine sa hospital mismo namin, Calamba Medical Center. 30 plus years old babae, colon cancer, stage 4. Ito nakakagulat. Nakakasyak yung ganung balita eh. Ang bata-bata, stage 4. Kasi pag narinig mo stage 4, ano ibig sabihin? Goodbye. Diba? Lagi tayong ganun eh. No? So, colon cancer dumadami. Bukod sa colon cancer, ang gusto ko lang bigyan ng emphasis din, yung bukol sa breast. Kasi dumadami po ang kababaihan ay bukol sa breast. Aminin na natin yung takot ka dito. Napabalitan mo eh. Kasi pag may bukol ka, dalawa lang yan, di ba? Tatanggalin, ipabiopsy. Sa biopsy, dalawa lang din na pagpipilian. Cancer o hindi. Marami naman po, hindi cancer. Kaya lang, sufficient na yung dami rin nung nagkaroon ng breast cancer na ilagay tayo sa number 1 spot. Anong point ko? Number 1 na po ang Pilipinas pagdating sa dami ng breast cancer cases sa buong Southeast Asia. Nakakagulat yun. Matatanggap mo bang maganda yun? Hindi. Bakit nagkakaganon? So dapat may maintindihan tayo eh. Ibig sabihin, may factor kung bakit dumadami may breast cancer. Diba? Sa mga wala pa, ito ang implikasyon nun. Kung wala ka pang breast cancer, ito ang dapat maintindihan. Kung anong nagbigay ng breast cancer sa kanila, nasa tabi-tabi nila. Nasa Pilipinas eh, number 1 tayo, tanda mo. So dapat malinaw yun, hahanapin natin. Kasi minsan, kung papansinin natin, gusto mo naman talaga malaman. Nagtatanong ka sa doktor, naririnig ko sa media, breast cancer awareness, meron naman po yan. Ano siya sabi? Magpa-breast exam, magpa-mammogram, magpa-check up. Parang lahat ng binanggit may bayad, tama ba ho? Yun ang nilalatag sa atin. May mga information po kung nabasa, na libre naman. Kasi general information, pwede mong i-share. Na nabasa ko, dapat alam mo para ikaw makaiwas sa breast cancer, pero hindi nakakarating sa doktor. Pero hindi rin sinasabi ng doktor sa pasyente. Na-verify ko lang yun, na meron po akong isang kaibigan, medical representative. Isang araw, dumating sa clinic. Siyempre, may drip. Anong trabaho? Magbigay na, mag-introduce ng gamot. So, binigyan po ako ng sample. Kaya lang, that time, medyo iba yung abot.
ang abon niya pag ano, no? Dok, sabi ko, bakit ganyan ka gumalaw? Sabi niya sa akin, dok, na-operahan po ako ng bukol sa press. Medyo malaki ang tinanggal. Kaya malaki ang hiwa, masakit pa. Kaya lang, napilitan na rin po magtrabaho, no? Yun yung perfect time na ina-analyze ko, baka naman mali yung akala ko na walang alam ang doktor sa bawal. Ina-analyze ko, tinanong ko rin siya. Sabi ko sa kanya, bukol ba tinanggal sa'yo? Sinag-opera surgeon. So, tinanong ko siya, anong sinabi ng doktor mo na bawal? Alam niyo sagot, nakangiti pa. Wala naman daw pong bawal, Dok. Aniwala kayo, Dok. Matatanggap niyo bang walang bawal? Eh, may nangyari. Ibig sabihin, ang point ko, hindi ka magkakaroon ng problema kung tama ginawa mo. May nagawa kang bawal, kaya ka may problema. Tama ba ako doon? Logic lang naman yun eh. Ano yun? Dapat alam ng doktor. Hindi mo pwede sabihin, walang bawal sa pasyente. Meron eh. Diba? Dapat, pwede sabihin, hindi ko alam kung anong bawal. Pwede pa yan. Pero imposible yung sabihin mong walang bawal. Meron at meron. Mamaya mapapansin nyo, bibigyan kayo pa ng ilan. No? Eto po, ang unang-unang napansin ko, basa din siya sa mga binasa ko, no? Bago pala ilatag yun, tapusin ko yung pangatlo. Number 3 natin is diabetes mellitus. Tawag natin, diabetes. Kaya nakakatakot, 7 milyong Pilipino na po ang may diabetes ngayon. 7 million, no? Ang rate ng Pilipinas, ganito po tayo ngayon. 500 Pilipino po isang araw ang nagkaka-diabetes. Mataas ang rate, mabilis ang rate. Sino pong bisita namin diabetes ko? Pakitaas ko ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito dumadami na 6, no? Pero maraming guest dito, hindi man nagtaas. Ah, 6 lang sila. Huwag kayong malungkot, mamaya lang 500 ang kasama niya. Ngayon gustong humabol? Wala pang 24 hours eh. Malinaw naman yan, di ba? Ang high blood daw sa atin, alam niyo po, 24 million na higit na ang high blood. Kaya lang punto, di ba? 24 plus 7 million. 31 million Pilipino ang nakamaintain ng gamot. Tama ba ko doon? Gagaling? Hindi. Ilang panahon iinumin? Mahabang panahon. May kikita? Marami. Di ba? Yun ang masakit sa akin eh. Kasi kung titingnan natin, itong tatlong sakit na to, meron na rin ng araw. Ang tawag natin ng araw dito, sakit ng mayayaman. Tama po ba ako doon? Yes. Oh, di ba alam natin, sakit ng mayayaman. Ang problema, mahirap ka, ba't nandiyan ka ngayon? Di ba? Ano yan, naingit kayo sa mayayaman? Yung ba ang reason natin? Hindi. Ang palagay kong reason, alam niyo ko ano? Kinuha ka na rin. Sayang eh. Kasi kung mayaman, nakakabili na gamot, target yan. Totoo naman eh. Kaya lang, sa Pilipinas, 80% mahirap. Ibig sabihin, maraming nakakawala. Isama mo na rin. Kahit di pumipili kumpleto yan, mas marami yan. Dagdag income din. Kaya nangyari. Sama-sama na tayo dito. Diba? May tawag din po ako dyan eh. Ang tawag ko dyan, death trap. Bakit death trap? Pansinin nyo, pag yan ang sakit mo, baon mo na yan hanggang bibingan. Diba? Kasi hindi nga gumagaling eh. Number one, sasabihin ng doktor, itong gamot mo, maintenance. Dinawin natin yung word na maintenance. Hilihin to? Hindi. Pag sinabi maintenance, habang buhay. O habang buhay pa lang, may pag-asang hihinto. Sa ilan? Pagpatay ka na. Ganahit lang. Diba? Hinto na natin. Yun yun eh. Kaya sa akin, dapat intindihin mo. Paano ba pumapasok ang pasyente dyan? Kasi kung alam mo, makakaiwas ka. Kasi ang putob ko, alam nyo, dinadala tayo dyan. Kaya naging top 3 yan, isa lang ang reason eh. Dumadami at dumadami yan. At tuloy-tuloy na nadadagdagan. Diba? Ngayon, isipin natin, bakit ganon? Ba't dumadami? Kasi may karakteristik sila pare-pareho. That maintenance, that ang treatment, lifetime. So, ang hanapin natin, baka naman kaya sinasadya na gusto ganyan ang sakit ng tao. Yun ang hanapin natin. Kaka naisip mo, hindi ko sinasabing definitely ito, pagganahin nyo na lang isip nyo. Kasi dito, kung nilaro ang sitwasyon. Naisip ko, baka kaya dumadami, tinatanim. Alam nyo, na-reveal sa akin ang reason nung nabasa ko ito. Dito ko po nakita ang reason kung bakit maraming ganyan. Diba? Sinasabi sa librong ito mismo na 15,000 toxic chemicals ang inaalaw gamitin sa atin. Yan ako na siya. Marami konti. Marami. Diba? Kahit hindi ka nag-aral ng medisina, alam mo ibig sabihin ng toxic. Kailangan hindi. Hindi, kasun eh. Ang point ko, narinig yung word, diba? Bakit siya? Allowed.
Pero isipan sa amin, ano? Pinayagan. Pinayagan ng mga otoridad kung sino mang responsibilidad may hawak na. Nakalusot sa atin eh. Eh malinaw sa atin, bawal yan eh. Eh bakit nasa pagkain mo? Bakit nasa gamit mo? Bakit nasa damit mo? Bakit nasa lahat ng gamit na nakapaligid sa'yo? At tanda mo ha, 100 lang? Hindi, 15,000 mahigit. Ibig sabihin, naandyan yun. Yan ang ginagamit para ka magkasakit dyan. Sa 15,000, sigurado parang shot ganyan. Tama ang isa dyan sa'yo. Imposible ma-miss. Sa dami niya, no? 15,000. Kaya nakakagulat eh. Naisip ko yung bakit na pinapayagan. Isa lang ang naisip ko. Siguro, nakikinabang din sila. Ganun lang naman eh. Diba? Minsan po, alam niyo ibang doktor, alam naman ang sitwasyon. Alam naman ganun ang senaryo. Kaya lang siguro, dahil may pakinabang din, tahimik na lang. Ganun kasimple. Diba? Kasi sa totoo lang, aminin na namin, no? Kapor sa amin, maraming sakit ang tao. Diba? Sakit din eh, pasyente yan. Kahit ako, na gusto kong tumulong sa may sakit, guilty rin po ako dyan. Kasi minsan nare-realize ko yun eh, na ang doktor pala, nananalangin magkasakit kayo. Imagine niyo, hindi man diretsyong ganun, kaya lang ganun eh. Naisip ko yun sa araw eh. Tingnan niyo po ah, lahat ng doktor ganito mag-isip bago dumating sa clinic. Pupunta ng clinic, ito naglaro sa isip, sana maraming pasyente. Diba? Indirectly prayers din yun eh. Kasi diba, nasa isip mo, hinihingi mo eh. Sana maraming pasyente. Hindi ko na sinasabi, sana Lord, maraming pasyente. Hindi nga lang ganun. Pero implikasyon nun kasi, pag sinabi mo maraming pasyente, may sakit wala. May sakit. Kaya lang ito po yung mapapangako ko sa inyo. Never po ipapanalangin sumakit ang tiyan nyo. Bakit? ENT ako eh. Sa akin pupunta. Gastroenterologist kung tamo, diba? Tayo. Hindi ko rin papanalangin magkasakit ka sa puso, magkasakit ka sa baga. Kasi ibang doktor yun. Dahil ENT ako, lamang-lamang, ito pinapanalangin ko para sa inyo. Sana tumulo ang mga tenga nyo. Diba saan nyo pupunta? Na-joke lang po yun. No? Masyado seryoso na iba. Balik po tayo dito. Seryosohan na ulit. 15,000 toxic chemicals. Marami yan. Paano kaya effectively itong toxic chemicals na to mapunta sa'yo? Kailangan may vehicle eh. Hindi pwedeng toxic chemicals lang diretso sa'yo. May gagamitin. Alam niyo po ang famous na approach, ang famous na technique, para sigurado po sila makuha mo yung mga bawal na yan. Hindi pa nakakakain ng dilata sa bubuhay niya. Sa kamay. Dilata. Yung laman po, hindi yung lata usapan. Ha? Maliwanag po, no? Ang dilata po ba, sa pagkakaalam nyo, may preservatives wala? Yes. Meron. Masama hindi? Masama. Ba't mo kinakain? Ito nagsabi. Ha? Marami ako talito.